Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-22 sa buwan ng Oktubre taong 2018. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng mga balita, dalawang estudyante arestado sa buy bust operation, baril at mga nakaw na motorsiklo na recover. COMELEC nagpaalala hinggil sa maagang kampanyahan. At mga rare species ng megamouth shark na tagpuang patay sa baybayin ng Puerto Galera. Sa detalye ng ating mga balita, sumailalim sa Product Enhancement on Recyclable Materials Handicrafts with Pricing and Costing Training ang mga inmates ng San Teodoro District noong 16 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kabilang sa kanilang pinag-aralan ang paggawa ng dekorasyon mula sa plastic bottles, kung saan ang kaalaman sa entrepreneurship, product costing at pricing ay dapat i-apply upang mas gawing kaakit-akit at may pagbili ang mga produkto. Ang seminar ay pinare sa Product Development and Livelihood Program para maging matagumpay. Ang pagbibigay ng simpleng negosyong seminar sa pagbuo ng produkto ay nagbigay ng pag-asa at responsibilidad para sa mga bilanggo. Bukod dito, ang aktibidad ay nagbigay rin ng inspirasyon sa kanila kung paano makakapagpatatag ng isang simpleng negosyo na walang pangangailangan na malaking panimulang kapital. Nakabuo rin naman ito ng produkto mula sa kanilang sariling pagkamalikhain at gamitin ang kanilang oras ng matalino at kapakipakinabang. Sa pamamagitan rin nito, nabawasan ang pagkainip, depresyon at problema ng mga ito. Ang paggawa ng mga bagong produkto mula sa mga recyclable materials at pagtuturo sa tao kung paano mag-recycle o muling gamitin ang ganitong uri ng materyales. Ito ay isang paraan na makakapag-ambag ang mga mamamayan sa pandaigdigang kampanya na protektahan ang inang kalikasan. Sa bayan ng Puerto Galera, isang rare species na megamouth shark ang nakitang patay sa pampang ng Talupak Beach, Barangay Villaflor, bayan ng Puerto Galera. 19 ng Oktubre, bandang 10 ng umaga nang nakita ng ilang mga kabataan ang naturang pating na patay at naiwan sa batuhang bahagi ng dagat. Ayon sa nakasaksi, dalawang pating ang kanilang nakitang nakalutang, subalit isa lang ang napadpad sa dalampasigan dito at di rin anya sila sigurado kung buhay o patay yung isang pating. Matapos nito, sunod rin anyang dumating ang mga barangay officials upang report ang naturang pating sa mga kinauku-ukulang ahensya. Dahil rare o tinaguri ang elusive species, ang megamouth shark, wala rin kumpletong datos o hindi rin tiyak ang conservation status nito. Ang megamouth shark ay isa sa mga filter feeder na uri ng pating na kalintulad ng mga butanding o whale shark dahil ang kinakain lamang nito ay mga planktons at krills. Naging rare ang megamouth shark dahil ito ay kadalasang lumalangoy o naninirahan sa malalim na bahagi ng karagatan. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. It's so, so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get this show on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me, just right here at home. Oh, cause the
create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Mahigit isang linggo bago mag-undas, tahimik pa at mangilan-ngilan pa lamang ang mga naglilingi sa mga pampublikong sementeryo sa lungsod ng Calapan. Sa pag-ikot ng Newsline team sa public cemeteries sa Barangay Lalud at Tawiran, halos iilan pa lang ang mga nalilinis ng puntod at marami ang natatabunan pa rin ng mga malalagong damo at tuyong dahon. Maging ang mga puntod na malapit sa tabi ng daan ay hindi pa nalilinis ang karamihan. Ganun pa man, may ilan ang nag-aalok ng serbisyo ng paglilinis sa mga ito. Samantala, sa Catholic Cemetery naman sa Barangay Lazareto, dahil simula na ng semestral break sa mga pampublikong eskwelahan, aktibo na rin ang ilang mga kabataang lalaki na sumasideline sa paglilinis ng mga puntod. Taon-taon tuwing sasapit ang undas, nagsisilbing pansamantalang hanap buhay ng mga bata ang paglilinis at pagpipintura ng mga puntod dito. Dala mga walis, pantabas ng mga damot pang pintura. Unahan ng mga ito sa pagsalubong sa mga dumarating sa sementeryo upang hikayatin silang magpalinis. Inaasahan naman na sa darating na Sabado, 27 ng Oktubre hanggang sa 31 ng nasabing buwan, ay magdadatingan na ang mas maraming kapamilya ng mga yumao sa mga sementeryo upang maglinis. Panalangin naman ang lahat ang magandang panahon, lalo na sa mismong araw ng mga yumao. Sa ibang balita, upang makaiwas sa malaking penalty at bayarin sa oras na mahuli ng mga enforcer ang mga motorista o driver na may unregistered vehicle, ayon kay Calapan LTO District Head Merwin Kitain, mag-usa na lamang silang iparehistro kung ano ang computation sa mga bayarin sa oras na mahuli ang mga unregistered vehicle kumpara sa kusang pagpaparehistro dito, alamin sa report ni Jao Maronilla. Ipinapaalala ng Land Transportation Office ang pagpaparehistro ng mga sasakyan na may paso or expired na registration. Ayon kay Calapan LTO District Officer Merwin Kitain, ang driver o may-ari ng sasakyan na mahuhuli na wala o paso ang rehistro ay maaring magmulta ng 12,000 pesos na penalty o fines. Bukod pa rito, babayaran din nila ang mga taon na hindi ito nakarehistro. I-sasakyan na po yung sa rehistro. Kung ang isang tao mahuli ng hindi nakarehistro, ang penalty po ito 12,000. Unregistered is 10,000 and using unregistered motor vehicle is reckless driving din po yun. And inire-require namin yung compliance doon sa violation. Yung compliance po sa unregistered, irerehistro mo yung sasakyan para hindi na maulit-ulit yung violation mo. Ayon pa rin kay Kitain, bukod sa paabutin ito na mahuli at magbulta ng malaking halaga, magkusa na lamang aniya ang mga ito na iparehistro ang kanilang sasakyan kung saan sa halip na bayaran lahat ng taon na hindi ito rehistrado. Ang babayaran na lamang nila sa kusang pagre-renew ng registration ay para sa 2 taon na hindi ito rehistrado at 50% lamang ng penalty. Corresponding penalty yearly. Pero kung hindi ka nahuli, yung 10 years na hindi mo rehistro, ang babayaran mo lang doon is 2.5. 2.5. Yun po ang gusto ko ipaliwanag sa inyo. Kaya ini-encourage ko po kayo na kung hindi nakarehistro, parehistro nyo po. Mas malaki po ang penalty sa huli, sa multa sa huli at multa sa registration. Samantala kung voluntary nire-register nyo po sa sasakyan nyo, kahit yun ay 10 taon, 15 taon, mabayaran nyo lang po is 2 taon at kalahati. Halimbawa, kung ang rehistro ng sasakyan ay na-expired noong year 2000 at nahuli ito ngayong 2018, bukod sa fines na babayaran na 12,000 pesos para sa paggamit ng unregistered vehicle, kailangan rin nilang ipa-registered muna ito bago ibalik sa may-ari.
ang computation, 240 pesos registration ng motor vehicles times 18 years na hindi ito nakarehistro plus 50% ng penalty yearly for 18 years at miscellaneous fee na nasa humigit kumulang 300 pesos. Kung susumahin, aabot ito ng humigit kumulang 18,780 pesos. Kung kusa naman ani ang ipaparehistro, ang babayaran lamang nila dito ay 2 years na hindi ito nakarehistro plus 50% ng penalty for 1 year na abot lamang sa humigit kumulang 600 pesos total payment. Sa uli, upang mabigyan ng solusyon ang pangamba ng ilang mga motoristang mauhuli sa kusang pagpaparehistro naman ito sa LTO. Ayon kay Kitain, maaari naman ani ang kumuha ng renewal of registration form sa kanilang tanggapan isang araw bago ito iparehistro upang ito ang kanilang maaring ipakita bilang katibayan na nakatakda silang magparehistro sa araw na nahuli ang mga ito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka lang ha, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, dalawang estudyante ang naaresto sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at New Anti-Carnapping Act of 2016, ikalabing siyam ng Oktubre sa Sitio Bagumpok, Barangay Alcate, Victoria. Ayon sa ulat ng Oriental Mindoro Police Provincial Office, sa pangunahan ni Police Senior Superintendent Tomas Frias Jr., KPRO Mimaropa Regional Director Police Chief Superintendent Tomas Apolinario Jr., nagsagawa ng by-bus operation ang mga tauhan ng Victoria Municipal Police Station na pinamumunuan ni Police Chief Inspector Christian Marquez sa pagkipag-ugnayan sa PIDEA Mimaropa dakong alas 6:30 ng gabi ng nasabing araw na nagresulta sa pag-aresto kina Car Arlette Japlos Bunyag, 20 anyos, first-year college student at Efren June Godoy Dulay, 18 taong gulang, grade 11, parehong residente ng barangay Babangonan sa nasabing bayan. Nakumpiska umano sa posesyon ng dalawa ang isang kahon ng posporo na naglalaman ng sachets ng hinihinalang shabu, 500 pisong ginamit na marked money, 400 pesos na halaga ng pera at cellphone. Maliban dito, natagpuan rin ng mga otoridad ang isang kalibre 38 baril na may 6 na bala sa isa sa dalawang motorsiklong ginamit ng mga suspect. Nakipag-ugnayan rin sila sa mga tauhan ng Highway Patrol Group at mga kapulisan ng Socorro at Nauhan at napag-alaman na nakaw pala ang mga motorsiklong dala ng mga ito na isang Yamaha Mio at isang Suzuki X4 na skeleton na. Samantala, sa patuloy na investigasyon at follow-up operation ng pulisya, tatlo pang motorsiklo na nakaw rin ang narecover. Personal namang ipinresenta ni Police Senior Superintendent Freya sa mga nakumpiskang baril, motorsiklo, hinihinalang iligal na droga at iba pa, kasabay ang pagtitiyak na patuloy nilang tutugisin ang mga nasasangkot sa iligal na gawain sa probinsya at pananatilihin ng kapayapaan at kaayusan dito. Sa ibang balita, muling nagpaalala si City Election Officer Sonny Ramos na magsisimula pa lamang ang election period sa January 13, 2019. Ang campaign period para sa senator at party list groups ay sa February 12 hanggang May 11 at para naman sa representative, elective provincial, city at municipal officials ay nakatakda pa sa March 30 to May 11, 2019. Ayon kay E.O. Ramos, marami na nagsusumbong sa kanilang tanggapan na tila maagang kampanyahan. Bukod sa naglalabas ang malalaking larawan, ay may ilan na hindi mapigilang magparamdam na sa kanilang mga talumpati ng kanilang hangarin sa darating na halalan. Paliwanag ng opisyal, ang isang aspirante may tuturing lamang kandidato sa pagsisimula ng campaign period. Actually, nagkaroon ng ganyang activities mula nung inilabas ng Supreme Court yung isang desisyon sa isang kaso, yung Pinera versus Comelec, kung saan binanggit dito
na ang isang kandidato ay nagiging, ang isang aspirante ay nagiging kandidato lamang sa oras na nagsimula yung campaign period. Campaign period pa lang. Mm-hmm. So, ibig sabihin, all actions prior sa campaign period is not considered as partisan political activity. Mm-hmm. Walang magagawa yung COMELEC kung may mga ginagawa itong mga tao na ito. Mm-hmm. Kung sila ay nagpapaprint ng kanilang mga pictures at ipinapalandra dito sa ating mga lansangan, places, no? Sa mga lansangan. So, hindi po natin sila pwedeng pagbawalan sa mga oras na ito. Subalit, ayon pa rin sa opisyal, kung ito naman ay hayagan at tahasang pangangampanya na, maring may paglabag na rin ang isang aspirante. Malaga rin anila ang mga complainant at isumite ito sa kanilang tanggapan. Maliban na lang siguro kung sila ay tahasan ng mangangampanya. Kung siguro yung kanilang mga ipapaprint na mga tarpaulin, may mga nakasulat na lang vote for, or sa kanilang pagsasalita, sinatahasan nila, hindi na pagpapakilala kung hindi, tahasan na silang nangangampanya. Uh-huh. Actually, sa mga bagay na ito, hindi pa natin masasabi kung ano yung magiging desisyon. Kasi wala pang ganun pangyayari. Wala pa. Uh-huh. Pero yung magiging opinion namin dito, o opinion ko personally, ay parang meron na silang nilalabag. Uh-huh. Dahil ginawa nga nila ito, pagsusulat na nila na vote for, ay parang ina-admit nila na sila ay isa ng kandidato. So, na dapat magsisimula sa campaign period. Na dapat ay sa campaign period lamang. Mm. Paalala rin ni EO Ramos, wala nang registration na magaganap at responsibilidad ng bawat isang individual ang siguruhin na sa listahan ng COMELEC ang kanilang pangalan. Ilalabas nila ang certified list of voters sa buwan ng Pebrero at maaari itong makita sa barangay hall. Sakaling mang wala ang pangalan, posible anyang nagka-problema ito sa Information and Technology Department o ITD ng COMELEC, particular na sa kanilang automated fingerprint identification system. Nais ko rin ipanawagan sa lahat ng botante na kapag lumabas po yung ating certified list of voters, kami naman po ay nagpo-post dito sa mga barabarangay, at kung kayo naman may panahon, mas maganda sa aming opisina, hanapin nyo yung inyong pangalan para malaman nyo po kung kayo talaga ay nakarehistro ba or hindi natanggal. So, maipapaliwanag namin na baka kayo na subject ng APIS, kasi pag subject ka ng APIS, anytime, ito nga, kahit nakaboto ka nung nakaraan, pwede kang matanggal ngayon. So, bilang isang botante, meron din siguro tayong responsibilidad na alamin, siguraduhin. Lalong-lalo na po yung mga may typographic, nagkakaroon ng typographical error or may mali dun sa kanilang epinail mismo. So, pagkuha nila sa amin ng certification, may mali dun sa kanilang pangalan at kailangan na nila, tapos na naman yung registration, hindi na sila makapag-file ng correction. So, siguro, I take it as a responsibility sa ating mga botante na pag lumabas itong certified list of voters, checkin natin. Hindi lamang ito bilang tayo ay makaboto, para ma-check din natin yung eksaktong nakasulat na pangalan natin dito sa listahang ito ng mga botante. Tampok ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Nagsama-sama at muling nagkita-kita ang naging mag-aral ng paaralan ng Community Vocational High School matapos ang kanilang Grand Alumni Homecoming noong 20 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng reunion ang paaralan simula ng maitatag ito. Kasabay ng pagdiriwang ng 16th anibersaryo ng paaralan ay ginanap rin ng kauna-unahang homecoming na mga ito, kung saan 16 rin na batch ang dumalo sa reunion na ginanap. Ang paaralan ay tinatag no October 2002.
Ayon kay Max Glosa, isa sa mga graduates ng paaralan, bilang isa rin sa nag-organisa ng programa, layunin nitong matipon o magsama-samang muli ang mga mag-aaral sa paaralan. Isang paaralang CVHS sa pinakabatang high school ng lungsod ng Calapan. Sa pamamagitan rin nito, nais nilang bumuo ng alumni officers na tutulong upang maisakatuparan ang mga proyekto para sa paaralan upang mas maging maayos ang kanilang alma mater. Actually, isa ako sa mga nag-organize talaga nito. Our aim talaga ay mag-gather ulit yung lahat ng graduate. Kasi ang CVHS, isa sa mga pinakabatang high school sa Calapan City na nabuo siya noong October 2002. So, batang-bata pa kung isipin nyo. So, talagang this is the first time na nagkaroon ng Grand Alumni Homecoming in celebration of the 16 years founding anniversary of CVHS. We are looking forward that at the end of the reunion, magkaroon kami ng alumni officers at mabigay namin yung mga gusto naming projects dito sa CVHS. Kasi nakakatuwa, may share ko lang, nung kami high school kami, 5 classrooms lang ang CVHS. Ngayon, almost more than 5 buildings na. So, gusto namin mas mapaayos pa yung school na. Nagbahagi rin ng mga pioneer teachers o ang mga kauna-unahang guro sa paaralan simula nang itatag ito. Lubos ang kanilang galak dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay natipon at nabuklod muli ang mga ito. Sinabi rin naman ito ang mga bagay na na-miss nila sa paaralan at ano na nga ba ang pinagkaiba nito noon sa ngayon. Gayun din binanggit rin nila ang kanilang inaasahan sa paaralan at ano nga ba ang paaralang CVHS sa lungsod ng Calapan. Kami ay masaya. Talagang excited din dahil sila ay magdadaos nga ng reunion. So ina-expect namin na talagang lahat tayo ay magsasaya katulad ng dati. Ayun. Marami ako namimiss dito at maraming memories dito. Masaya, malungkot, sacrifices, pero nakakatuwa. It pays a lot na magkaroon ng maraming sacrifices para magkaroon ng isang CVHS. Kung comparison ang pag-usapan, talagang malaki ang pagkakaiba ng CVHS na isa ngayon. Dahil dito ngayon, kitang-kita natin ang makabago. No? Pumutalang nun tayo, nasa squatter laan tayo nung una. Sa mga shade-shade lang. Ngayon, ito na yung masasabi ko na matagumpay na ang kinalabasan ng CVHS. Ay makita lahat yung mga produkto ng CVHS na tulad mo ay produktibo at marami pa akong namimit na mga graduate dito na iba-ibang field na kailangan ng ating makabagong mundo. CVHS ay produktibo dahil ang mga pioneers ay nagtiyaga, nagtiis at sila ay talagang mga talented. Kaya bilang isang kasama section 2 kasama at natira ay talagang biniyayaan kami ng Diyos. Sinamahan kami ng Diyos para magkaroon ng magandang CVHS. Bago naman formal na magsimula ang programa, nagkaroon muna ng motorcade ang mga ito na nagsimula sa CVHS compound at umiikot hanggang sa lumang bayan, Calapan City, na nagpapakita na lamang ng kanilang ipinagdiriwang ang kauna-unahang paaralan. Labis naman ang tuwa ng mga alumni na dumalo dahil sa ganitong pagkakataon ay nagkita-kita at nasilay nila muli ang mga taong nakasama nila ng ilang taon sa apat na sulok ng silid-aralan na kanilang kinagisnang paaralan noong sekundarya. To our valued subscribers, try a different kind of internet gamit lang ang inyong cable TV. Kung paano, narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage.
Plus, you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang ang TVNet Newsline. I-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.